Hello. Lola, nahanap na po namin si mommy kung nasan siya. Naka-confine po siya sa ospital. Na-overdose po siya sa alcohol eh. Itatext ko po sa inyo yung eksaktong location kung nasan po yung ospital ah. Sige. Pupuntahan ko si Lucille ngayon din. Sige po. Ano kaya na yata? Ay, Doc, excuse me po. Mm-hmm. Kayo po ba yung doctor ni Mrs. De La Rosa? Okay po. Kamusta naman po si mommy? Naging unconscious po ang pasyente dahil sa alcohol overdose. Walang laman ng kanyang katawan, kundi different kinds of alcohol. No food, no water, at nag-lead po siya sa dehydration at pagbaba ng electrolytes. Kaya po siya nang hina, tuluyang nawala ng malay. Mabuti nga po't nadala na siya agad dito sa ospital bago siya lumala. Pero maging maayos naman po ba siya? She's okay now. Kailangan lang niya makonfine. And if we can release her tomorrow, we'll advise you po. Maari naman po makita yung pasyente kahit saglit lang. Wala pong problema. And I think she'll be conscious any minute now. Salamat po. Wala nga naman. Thank you po. Thank you. Napanaginipan ko ang daddy mo. Hinahanap ka niya sa akin. Bumalik ka na sa akin, Kara. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa niyo dito? Pinatawagan niyo po ako sa staff ng ospital. Ginawa ko yun? Mommy, bakit niyo po ba ito ginagawa sa sarili ninyo? You did this to me. Ikaw at ang pamilya mo may gawa sa akin ito. Ikaw ang sumira ng pamilya natin. You're not well. Sige na po, magpahinga na po kayo. Paparating na rin si Lola. Umalis ka na dito. Umalis na kayo dito! Hindi ko kayo kailangan! Hindi ko kailangan ng awa nyo! Halika na, anak. Halika na. Tapos na ang papel mo rito. Umuwi na tayo.